Start now. Keeping it back. Para ma makita yung ano weathering. Meron tayong salt. Tapos hair styling mixed with water. And then our model. Na-try ko na to, kaya lang hindi ako satisfied sa chipping effect niya. So, meron pa siyang second body na gagawin kong heavy weathering effect. Yeah. So, we have salt. Tapos yung mga rust color niya using Vallejo surface primer. And model color na Vallejo black red oxide red tsaka itong Vallejo cancer aces yellow rust. Process kasi ganyan lang yung gagawin yun. So alis lahat ng parts gagawin mo ganyan. Morning guys, ito yung ano yung after the night, my birthday. So hindi ko na nabalikan yung project ko nung nakaraan. Ngayon inaano ko na, dumikit na yung salt niya. Dumikit na lang gusto doon sa figure or sa parts ng Gundam. Kaya yun. Ito na yung finished product niya. Binrush ko na yung iba. Ayan. Kagaya niya. Yan yung effect. Dito yung mga, yung salt niya, nung binrush ko, natanggal.
Bali, yung strike natin, pinaint ko siya ng rust red. And then pinaint ko siya, nilagyan ko siya nung salt. Dinikit ko siya nung styling gel with mixed with water para dumikit yung salt. Nung dumikit na siya, yun. Nakalimutan natin kasi nagkaroon ng celebration. Tapos may pasok ako nun. So, hindi ko natanggal kagad. Ngayon, dumikit na gusto. Kaya binrush ko na. Pero natanggal naman. Mas gusto ko nga ito kasi, parang nagkaroon ng both chipping effect tsaka yung uneven ng paint. Kung titingnan mo talaga closely, parang siya, yung kinalawang na bakal talaga yung itsura niya. Ayan. Sa headpiece. Actually, lang ito eh. Parang experiment ko lang doon sa second body nito eh. Yun yung extra parts ng robot. Tapos na siya actually. Ayan. Yan siya. Yan yung effect nun. Kaya lang, hindi siya heavy rust. Hindi siya heavy rusted na kagaya nung ginawa ko ngayon. Tsaka yung color scheme nito medyo iba kumpara doon sa pininturahan ko ngayon. Kasi yung mga paint na ginamit ko, bali, bago lang din siya. Bagong bili ko lang kaya tinesting ko, Tamiya. Dati kasi ang gamit ko mga Vallejo paints. Yung mga Vallejo, medyo pricey pero okay yung ano niya. Etong Tamiya kasi mas cheap siya compare doon. Tsaka available yung mga colors niya. Yung kasi lagi nauubusan ng color na kailangan mo. So ginamit ko is khaki drab, yung nasa cap niya yung mismong color niya. Yan. Etong pale blue. Yan. Yung pale blue niya, eto siya. Parang naging dark green. Greenish. Pero maganda yung kulay niya. More military thing. Tsaka itong German gray. Parang black gray na mix up. Yun yung mga kakaibang color na ginamit natin niya. So ito na siya. Pwede ko na-exchange yung body niya doon sa ano. Kagaya nito, testing natin yung ulo. Kabit natin dito. Yan. Meron na siyang, kung gusto mo ng alternative na parts, meron na ako. Yan. Nagawa ko na siya. Bigay din ako ng konting background sa kasi may mga nagtatanong doon sa dati naming mga vlogs na paano nag-start, paano ka nagkaroon ng mind na mag-collect or mag... Kasi nung time nung high school kami, kaputo ka ng mga book sales. Yung mga, alam niyo yung mga book sale na branches nagsulputan niya kahit saan eh. So may mga comics sila dun na talagang medyo damage yung mga comics niya, pero hindi naman yun importante para sa akin eh. Yung content niya. Tapos yung visuality ng comics. Yan. So, dun ako nag-start. Same with my classmates nung high school kami. First year, second year high school kami nag-start. Yun na. Shoutout kay Oliver Pineda, Arman Morelos, tsaka si Reynaldo Bautista. Sila yung mga... Kami yung tropa na laging after school punta doon sa book sale, tingin ng bago. Actually, nakakuha nga ako ng 1 to 4 na Deadpool. Hindi ko expected na sisikat si Deadpool, pero favorite ko na siya ng time na yun. So, mga 90, 92, 91. Yeah. Mga X-Men cards na binibili namin doon sa paglabas mo ng school. Meron mga nagtitinda na mga sa bangketa ng mga candy, mga toys na maliliit. Bili kami nun. Tinagtatawanan niya kami nung high school kami. Kasi daw mga isip bata kami. What do you expect, diba? Siyempre, mga bata pa rin naman talaga kami. Although, dapat medyo nagmamature na yung time na yun. Pero nakatulong na rin naman. Kasi na-open up yung mga artistic mind namin. Si Oliver,
magaling mag-drawing yan. Tsaka talagang straight up hang ako doon sa tao niya na nakakapag-drawing siya ng kahit walang kopyahan, ganyan. Si Ray naman, pag tinanong mo sa anime yan, kahit na Japanese yan, subtitled Japanese anime yan, tanongin mo kung sino yung character na yan, parang library ng anime. Tapos si Arma naman, yan, mahilig sa mga horror figures ng time na yan, mga McFarlane, mga ganyan. Talagang collector din yun. Actually, nag-trade pa kami yung time na yun, mga G.I. Joes, mga wrestling figures, mga He-Man. Yun yung mga available na toys nun. Never expected na magiging malawak talaga yung ano namin. Doon pala kami mag-start. So, ayun. Tapos yung may mga, nabasa ko rin yung mga ibang comment doon sa vlog namin nung nakaraan. Na yung anak daw niya ganyan, 28 na yata or 30 years old, ito collector lang yung isa naman, may brother na nag-start din na mag-paint, mga ganyan. Ito nga pala yung, na-testing ko rin dito yung paint, airbrush, tsaka yung mini compressor na. Although maingay, pero hindi siya space consuming, tapos siyempre, nandito kami sa apartment. Baka mag-reklamo yung kapitbahay. Ginawa ko, pinatong na siya sa sopa. Para yung caution niya, yung vibration ng motor, hindi masyado. Tsaka, maliliit lang naman yung pinipaint ko. Hindi siya masyadong nag-iinit. So, yun. Yung balik tayo sa tanong na 28 years old na yung anak niya, na siya isa. Yung brother niya, elder brother niya, ganyan, dumadama na yung collection. Kasi dito sa pagko-collect, para sa akin, pagko-collect or pagko-custom ng mga toys, pagko-collect ng comics, yung mga cards, ano yan eh, parang outlet ng tao yan na pag nabuo niya to, kunyari ako, nabuo ko to, itong robot na to, tapos nakuha mo yung color scheme na nabuo sa isip mo. Kung gusto, anong gusto mo mangyari sa kanya. Parang yung satisfaction mo, nakakapagbigay ng peace of mind sa'yo na, okay na to. Hindi yung, pwede na yun. Okay. Tapos yung mga collectors naman, kasi nagko-collect din kami ng Magic the Gathering cards. Usually, mga bumubuo kami ng mga deck. Punta kami mga shop dito. Pag nakapunta ako sa shop na yun, parang pag nakita mo, oy, ganda nitong card na to, kailangan ko to. Parang treasure na nakuha mo. Although minsan pricey yung cards. Pero pag minsan nakakachamba ka sa booster pack, masaya ka eh. Parang hindi kayang palitan ng kahit anong pera yan. Kahit nga bilhin sa'yo nung ewan ko lang yung ibang player or ewan ko lang yung ibang na business-minded talaga. Sa amin kasi pag nakakuha mo sa booster pack, oy, ang ganda itong cards na ito. Kahit opera nga lang, bibiling na sa'yo, parang hindi mo mabebenta, basta-basta. Lalo na yung mga cards ko na ever since pa, nakasama ko na. Nandito na sa binder ko, nandito na sa deck ko. Parang hirap ibenta. Although one time, ito share ko lang din. Nung nag-start pa lang kami ng misis ko, tapos pinanganak si Jonathan. Diba na-share namin yung love story namin. Dumating yung point na wala akong work. Kasi, graduate ko lang. Meron akong work. Hindi naman actually kagagraduate. Graduate na ako. Kaya lang yung field na work ko, hindi ko makita. Tapos yung salary na gusto ko, hindi pwedeng i-provide ng work na kinuha ko course. So, hanap ako ng work na pwede sa akin na makakapag-provide sa family ko. Eventually, wala akong makuha. Ang hirap, mahirap. Lalo na pag kailangan, parang tukso kasi yung trabaho. Pag kailangan mo, wala kang makita. Pero pag meron kang trabaho, marami naman tumatawag sa'yo. So, paano ko na-relate yung collection ko at yung mga cards? Ang dami kong cards nung time na yun kasi nung binata ako, yun na yung collection ko. Tinigil ko na yung comics, tinigil ko na yung NBA cards. Tapos yung mga toys,
tinigil ko rin muna kasi wala akong ma-pinpoint na line ng toys. Wala akong magustuhan ng time na yun. So, sa cards ako nag-concentrate nung binata ako, nung college ako. Then, kung sino yung mga tigal mo, Bulacan dyan, Malolos. Kasi, ano ko eh, sila akong sulit niya ako. Sa mga lad mo, ako lagi nakatambay. Ang dami kong cards nun. Tapos nung nag-asawa ako, tinigil ko lahat kasi nga, kailangan makahanap ako ng work. Wala akong budget para sa collection ko. Dumating yung point na wala akong pambili ng galas, wala akong pambili ng diet. Masakit man, pero kailangan, binenta ko lahat yun. Pumunta ako sa Green Hills. At hanggang ngayon, nandoon pa rin yung mga tropa ko na tiga Green Hills. Nagka-cards pa rin sila, buy and sell. Yung isa tiga Marilao. Bali, hanggang ngayon sila, pag nakakita nila ako, oh, kamusta na, ganyan, ganyan. Hindi na siya yung tungkol sa cards minsan eh. Kumbaga yung lawak ng community ng mga cards. Nagkikita-kita kayo dun eh. Wala ka namang ginawa masama sa kanila. Pag nagkita kayo, nagbenta ka sa kanya, ganyan. Minsan niya halos binibigay na lang sa akin yung cards nun eh. Oh, pre, oh. Sabi niya, ano kailangan mo nung bago kami pumunta rito? Pag pumunta kami ng nila Jonathan, nagugulat sila Jonathan. Si Jermaine, nagugulat. Ang tatanda na ng mga ibang collector or yung traders, kilala pa rin ako. Kasi nga, ang tagal. Maliit lang ang community ng Pilipinas eh, ng mga collector. Kaya magkakakilala kayo talaga. Kaya maganda mag-collection sa Pilipinas. Although mahirap ang mga items. Or mahirap magpadating sa Pilipinas ng mga gusto mo talaga. Na available dito sa West, sa Amerika, ganyan, or sa Canada. Ang narelate ko lang, minsan nakaka-lifesaver din yung collection. Yun lang. Minsan hindi mo expected. Pag bukas mo ng binder mo, kagaya ni Jonathan ng isang araw, sabi niya, Daddy, hindi ko, ito binili ko, $1 lang noon, tagal na mga 2 years ago. Alam mo magkano to? $25 na. Parang stock exchange din siya. Parang tumataas, bumababa. Nagpa-fluctuate din. Depende sa gamit niya yung cards. So, ayun. Malaking bagay talaga yung collection. Sometimes talaga nagiging lifesaver. Kaya yun, pag tinatanong ako ni Jonathan, asan yung mga lumawa mong cards? Sabi ko na sa kanya. Eh, nasa yun eh. Dahil na sa'yo, nabenta ko lahat yun. Di ba yung mga time na ganun? Parang joke lang, pero totoo eh. Totoo ang nangyari eh. Kailangan mag-give up ka ng something para ma-achieve mo yung something na hindi mo expected na mag-boom pa. Ngayon, I think more than a big bin ng plastic bin yung ano ko yung cards ko. Kaya na nga, hindi naman sa pagmamalaki, kaya na bumili ng isang card dito yung pagbenta ko. Yung isang deck ko, nag-worth ng almost $2,000. Ilan yung deck ko? More than 10 fewer. Yun yung ano eh, yung mga transition na minsan, oh, bili ako nito kasi pangit. Ano nante, mukhang maganda pero hindi ko alam kung magkano yung price nito. Lalo na sa Pilipinas, ang daming hindi nakakalam ng mga ibang price. Minsan, kailangan mag-check muna sila. Pero ang suggestion ko lang, kung ano yung kailangan nyo, na mababa yung presyo ngayon, bilhin nyo na. Kasi darating yung time na pwedeng hindi siya ma-reprint o pwedeng magtaas yung price niya. Parang stock shares. So, yun lang naman ang aking ma-share ngayong araw na ito. Sunday, ligtit-ligtit lang. Tapos na yung project ko. Oh. Mga parts, okay na. Swap na lang kung kailangan. And samahan nyo ako. One time, i-schedule ko kung makakapunta ako sa shop na malapit dito. Para ma-display ko siya. Pagkita ko yung display kong dalawa. Yun yung ma-share kong isa pang big event dito na nag-boom ng Gundam dito. Nag-request yung may-ari nun, si Pat,
Sabi niya, baka meron kang ano dyan, mga Gundam. Sabi ko, sige, meron ako. Kaya lang, ano siya, kailangan ko pang i-repaint kasi galing ng Pilipinas. Linisin ko muna. Medyo remodel. Oh, sabi niya, just to boost the sales ng Gundam dito, tsaka yung mga Tamiya paints, mga accessories nila. Actually, nagdala ako dalawa. Yun, nag-start na ngayon. Dalawang cabinet na yung display cabinet na yung nando doon. Ang daming mga nagdi-display. Nakakapag-inspire sila ng mga ibang Gundam na enthusiast na bumili ng products sa kanila, mag-build. Dumadami na yung community. We started just like dalawa lang yata kami, tatlo. Ngayon, nasa almost 50 nakatao na yung gumagawa doon na nagbi-build. Next video ko, share ko rin yung display cabinet ko. And mag-try tayo mag-unbox ng mga iba kong toys na hanggang ngayon, hindi ko pa rin na yung binili namin sa Walmart, hanggang ngayon, hindi pa rin nabubuksan. Nakatambak pa rin dyan. Kasi nga, medyo busy kami sa work, tsaka sa mga sa kung ano-ano dito sa bahay. Hindi. Tinatry namin magkaroon ng time para makapag-vlog every other day. So, sana naka-inspire ako sa mga taong gustong pumasok sa building kits, sa mga collections. Yung mga brief history ko sa mga collections ko tsaka sa mga kaibigan ko naging inspiration ko sa toy community at tsaka sa collection ng mga cards and comics. Go. Ay, by the way guys, nga pala, maraming salamat doon sa mga nag-greet sa akin. Kahit na hindi ko kayo personally na kilala, nanonood kayo sa mga video namin, sa mga kalokohan namin, sa mga kung anong buhay namin dito. Blessed kami na kahit maliit lang yung community natin, nanonood pa rin kayo at na nagpa-participate sa mga comments, sa pag-like ng mga videos na ginagawa namin. Na-appreciate namin lahat yun, tsaka yung nakakabawas ng stress and pagod yung pag nagbabasa kami ng mga comments niya. Thumbs up. Thumbs up. Thank you very much sa mga greetings niya. And ito nga pala si Jermaine, naglalaro siya ng Fortnite ngayon. Yan. Jermaine, Fortnite. Fortnite, batang adik, Fortnite. Adik sa Fortnite. Yeah. Say hi naman, anak. Hi, yes. There's a shoe here. End ko na tong vlog na to. Sana mag-share niyo yung mga na-share ko dito sa video na to, lalo na sa mga balak mag-collect tsaka yung mga post na mga toys.